hikat. Ito, galing naman to kay Atsa Chaching. Ito guys, thank you rin. Part din siya ng Densies. And lagi rin siya nag-edit ng mga videos ko. Thank you, Sacha. Pati yung Densie Cosmetics, sinusuportahan din nila. Sobrang thank you po. Is it hard na may online class and at the same time, meron din po kayo sinasabay na Densies? Yes po, it is hard, but it is not impossible kung talagang gusto mo. For me kasi, pag may gusto talaga akong gawin, ginagawa ko siya kahit na gano'ng kahirap. But, talagang dapat sure ako na gusto ko siya. Kasi kapag hindi ko gusto, talagang bibitawan ko lang yung isang bagay. Quality pa rin yung lasa niya guys, kahit kagabi na to. And mahirap magsabay-sabay ng mga gantong bagay guys. Sana na nag-aaral ako, pinaparel pa ako, alam mo yun, may tuition. Ang hirap i-reassess ng mga prioritization, lalo na araw-araw. Hindi mo alam kung ano yung unahin. Yun yung nakikipin ko ngayon kaya mahirap. But, kaya nga sabi ko sa inyo, as long as gusto ko yung ginagawa ko, as long as nag-enjoy ako, and alam ko in the near future, fruitful naman tong ginagawa ko, then I'll do it. Next question. Kailan ko titikman yung cake? Tikman ko na ba? Next question, pero hindi po siya question, masabi niya na sa question. Galing po kay Pam Culiado. Ayun, thank you rin po Ate Pam kasi part din siya ng Densies and nursing din siya from all food. Thank you po, sabi niya, not a question. Congrats for reaching 10k subscribers, Dens. Keep safe, love lots. Thank you po Ate Pam, love lots. Ito pala yung itsura ng cupcake from TPSV Alexa. Ayan. Syrup. And ito na po ang cake slicing ceremony. Nag-aabang dito. Ayun o. Talaga dito. Ayaw lumabas. Lolo, nag-turk-turk po. Lolo, ito na guys ang cake slicing ceremony. Eman, di ba mag-vlog ka na sabi mo? Tanggalin muna natin yung dedication. Eman, paralagay mo na doon. Diyan kahit diyan na sa namin. Hi, titikman niya yan. Ah, titikman niya. Eman o. Ito na ang next question. Nalaglag sa kama ko. Ngayon ito. Hey, gusto niya din. Hindi ka dito. Nakahintay na lang ako. Weh. Ito na nga, bibigyan na nga kita eh. Hey, gusto din. Masarap din yung cake guys. Again, from Sweets by Quarantine. Parang. Next question po, from Abiki _. What can you advise sa mga gustong mag-vlog pero sobrang busy sa akin? So, ang ma-advise ko lang talaga, guys, is reassess kung gusto mo talagang mag-vlog. Kasi kapag mag-vlog ka, talagang kakain din niya ng oras sa'yo. Talagang kakain niya ng effort mo. And at some point, mag-build din niya ng insecurity sa'yo. So, reassess kung gusto mo talaga siyang isabay sa akas. And kung gaano mo siya kagusto para ipagsabay-sabay yung mga pressures. Kasi isipin mo, ay, mag-upload ako para bukas. Mag-aaral ako. Kaya ano kung nag-gagawin? Ano bang aaralin? Hanggang saan ba yung quiz? Ganun, guys. Kung talagang gusto niya, and you believe na kahit gano'ng kahirap ay magtutuloy-tuloy kayo kasi nga then push! So ngayon, kakainin ko na lahat ng gusto kong kainin while answering your questions. Ay, hindi pa pala ako na-open guys! Oh my god! Hinihintay ko pala naman to. And hinihintay din to ni Eman. Ito yung pinunta na dito, yung crinkles. Again, this is from Tasty Pastry. Sila yung nagregalo sa akin guys ng red velvet tsaka ng crinkles. Kaya ako natikman yung crinkles nila. Pero sobrang bet ko rin yung cupcakes. Next question naman. Galing to kay Angelica X Quebec. Thank you, Angelica. Alam nyo guys, si Angelica talagang nandyan siya sa akin. Pinaparamdam niya yung suporta sa akin since nagsimula ako. Kahit hindi pa ako nagbablog, sobrang supportive niya lang sa friend. Thank you, Angelica. I love you. Hindi ako clingy guys, hindi kami naging classmate. Pero, mabait lang talaga siya sa person. Hindi kami naging classmate, hindi kami naging ganong ka-super close. Schoolmate ko siya nung high school ako. So, sobrang na-appreciate ko lang siya. Ito na yung crinkle. Focus mo yan. Yearn. Malaki siya guys, di ba? So, sabi niya, your best advice, tips sa pag-iipon. Oh my god. Brit, oh. Dahil binigyan mo ako ng tubig, Brit. Halika. Ay. Welcome. Share ko lang guys. Si Britney, siya yung nauutusan ko dito. Dahil na kapag may ginagawa ko sa dance. Brit ko yung mga gunting. Brit ko ang mga tubig. Brit ko ang mga. Kaya ang tawag ko sa kanya, sabi niya. At huwag mo ako tawag ni Brit. Tawag mo ako Miss. Sa secretary ko daw siya. Si Miss. Share ko lang. And may binabalak akong content. Asama si Britney. Hindi ko alam kung kailan siya magiging possible. Kasi as of the moment guys, ang dami kong nakatambak, naisip na content, na prepared na sana kasi hindi ko naman nagagawa. May mga gamit na sana, nabili ko na. Pero hindi ko nagagawa kasi may mga iba pa akong ginagawa. So ito na, your best advice or tip sa pag-ipon. Hindi po talaga ako magaling mag-ipon. But, ang mga advice ko eh, nahihiya ako. Bakit na ako masasabi na ito? Hindi wala ako magaling mag-ipon. Pero I think guys, kailangan lang natin maging responsible pagdating sa money. Feeling ko, isang
mali ko pagdating sa pera, eh masyado akong nagse-celebrate. Para pero ko naman 'to, sige na bibili na ako ng milk tea. Parang ganun. But dapat lagi nating iisipin kapag hindi kailangan, huwag na natin bilhin. Before kasi sobrang hilig ko rin sa mga abot, lalo na yung mga cute lang na wala kahit walang purpose, walang silbi, basta cute lang para mapapabili ka talaga. Pero natututunan ko naman guys na hindi dapat ganun, lalo na ngayon. Adulting na tayo and kailangan nating mas maging responsible sa pera. Ngayon na may hinahandle akong small business, kailangan lang mag-control kasi malulugi ka talaga. Siguro makakatulong kung naka-record, naka-track yung bawat gastos mo, yung bawat pasok ng pera sa'yo, and bawat paglabas ng pera. Para magiging reminded ka kung sobra na ba, kung okay pang at some point eh rewardan ang sarili mo. Ganun. Pero to be honest guys, pinapagalitan pa ako ng nanay ko. Lalo na pagdating sa ganyan. Kasi parang ako, minsan lang naman. And one thing pa pala, if you think na may ipon ka, ganun, better kung mag-i-invest ka. Invest in a sense na papalaguin mo yung pera. Kapag sinabing ganun, may risk talaga na may chances na mapapalago mo, may chances na babalik lang yung pinuhunan mo o yung pera mo mismo, and may chances na hindi mo talaga mapabawi o malulugi ka. Yun lang yung delegado doon. Eto ulit, si Angelica ulit. Thank you, Angelica, talaga sobra. Ano yung pinaka nagpapasaya sa'yo ngayon? Feeling ko yung nagpapasaya talaga sa akin ngayon eh yung nafe-feel ko na appreciate na ng mga tao yung bawat ginagawa ko, as in bawat na nakikita nilang nagsisikap ako sa pag-aaral ko, nagsisikap ako sa small business ko, and nagsisikap ako sa YouTube, and yung sinasabi nilang na-inspire ko sila or na-motivate ko rin sila sa mga bagay na ginagawa ko. Yun yung mga nagpapasaya sa akin kasi at some point I realize or I feel like I have a purpose dito sa ginagawa ko, and itong ginagawa ko is worth it, not just for me but for others as well, kasi sinasabi nilang na-inspire ko daw sila. So, yun yung nagpapasaya sa akin kasi, alam mo yun, may ambag ako. Ayan. Ito naman, galing kay Chantal at Chantal Lat. Ayun guys, may YouTube channel din pala si Chantal. Biggest regret. Ito na. Biggest regret ko ay yung mga bagay na ginawa ko or pinalagpas ko na ang ginawa ko lang ay okay na yan. Pinansinasihan ko yan. Alam ko sa sarili ko na marami pa akong kayang gawin, but I chose na hanggang dun lang. Nakakahinayang yun. Wala kang magagawa dun kung itanggapin na lang and bunga mo. Isa pa, talagang hindi ko biggest regret. Nag-hesitate ako lagi sa sarili ko and lagi kong inuuna kung ano yung mga ano yung sabihin ng ibang tao na dapat di ako nagpa-apekto, na dapat ginawa ko lang kung ano yung mga dapat ko. Kasi kapag inisip mo nang inisip kung ano yung sasabihin ng ibang tao sa'yo, hindi matatapos yun. Talagang laging may sasabihin yung mga tao. You just gotta do what you gotta do. Again, from Chantal. Favorite makeup brand? Dancy Cosmetics. Charot. Pero hindi naman talaga ako totally mahilig sa makeup, guys. Pero I support local brands. Unti lang yung mga Maybelline ko dito, ganyan. More on Careline. Ang Maybelline ko lang ata ay foundation, tsaka ata foundation tsaka concealer. Maliban sa mahal sila, and lately lang rin ako nahilig sa makeup, guys. Ito naman, again, kay Chantal. Thank you so much, Chantal. Skincare routine. Ngayon, guys, wala talaga akong skincare routine. Maghihilamos ako para lang malinis yung mukha ko, then tapos nyo lang. Kasi parang imbis na yung skincare ko pa, itutulog ko na lang. Toner, if ever, nag-spray lang ako ng toner. And pag may time, pag sa aircon na ako matutulog, and moisturizer lang. Galing kay @April_Burgos. Isa siya sa mga Dancy Babe. Kailan ka po nag-start ng pag-YouTube? Actually, nag-start po ako last year, around April. April po ata yun. Basta, nag-start yung first ever vlog ko. Recognition day ko sa senior high. Ako yung gumawa ng makeup ko, tapos nag-get-dress. Please! May hiya ako guys sa unang gawa ko, pero I think that is something na I should be proud of. Okay, sige, tanggap ko na. Cringe lang sa mga unang videos ko. Kita nyo nakapang PUP uniform, senior high uniform. Hala, I miss PUP. Sayang no, nakapag-vlog lang ako before. Pero okay lang yun. Nasa tamang timing lang tayo. Thank you ulit, April, Chantal, Angelica, kay Abigail, kay Ate Pam, Sacha, kay Pat, kay Chris, and kay Shamia sa mga questions mo. Thank you po. And proceed na tayo. Ito yung next question. Do you use menstrual cup po ba? If yes, please tell us your journey. Keep me honest. Ayun po, thank you po sa question nyo. Pero hindi po ako gumagamit ng menstrual cup. Feeling ko uncomfortable siya gamitin para sa akin. Ayun, and shoutout din po pala kay _Kiesha. Next naman is from DJ Pit at Why Not Ina. Classmate ko to guys, si Ina. Thank you Pit sa supporta mo since day one. Thank you, love you Pit. Ang tanong niya pala is, what's your favorite content in your YouTube channel? PS, congrats din. Thank you, Ina. Thank you, Tinay. Feel
Ayun ka ang pinaka-favorite ko talaga. As in, favorite na talagang sobrang dami effort yung minus ko. Yung sobrang tagal kong ginawa. And yun yung naging dahilan kung bakit ko siya favorite. Yung room makeover ko, kasi feeling ko, dun nag-start na mas maging ako sa mga videos ko. Thank you, Pete! Pete's yung tawag ko sa kanya, guys, kasi papilyado niya Pete Love. So, Pete. So, next naman po ay galing kay Nicely Kai Kai. Ayun, thank you so much po. Tips sa mga nag-start mag-small business. Ano bang magbibigay kong tip? So, sa pag-start ng small business, guys, gaano man kalit yan, talagang kailangan mag-boost ka ng effort. Kailangan mong pag-aaralan. And dahil nga ganun, kailangan i-open mo yung sarili mo sa defeat or victory. Possible yung dalawang yun na mangyari. And until now, ganun pa rin ako hanggang ngayon sa business ko. Hindi ko alam kung in the near future ba, magsasucceed siya. But I claim the victory. Sa mga small business owners katulad ko, eh wag lang tayong mapapagod or wag tayong mahiya na mag-post ng mag-post. Kasi yung peak ko, kasi there's nothing wrong yung nagawa natin pag-promote ng products natin. And kung yung mga friends nyo na alibadbaran sa post nyo, they can mute, block, unfriend. Walang masama nun, basta keep on hustling. By the way guys, kaka-release lang pala ng Barbie clothing natin sa Dancy. Ipapakita ko sa sobrang cute niya and mura lang naman to. Wait lang po. So, ito yun guys. Barbie na crop top jersey siya. And this is for only 389 pesos. Available na po to sa Shopee and makita nyo na may tag. Ayan. So, ito po yung unang-unang clothing namin. So, yun guys. Cute naman yung shirt. Perfect siya for TikTok or kapag lalabas kayo. Bili na kayo nun guys kasi limited lang. For only 389 pesos. Sana nakatulong yung mga tips na yun. Next naman po, galing kay at Nicole Lee 14. And then guys, may YouTube channel din pala si Nicole. I think April Burgos, meron din po siya. Chantal. Sino pa ba merong mga YouTube channel dito? Kasi gusto ko na silang supportahan guys. Ayan, si Ate Pam. Shamia ata meron din. Tanong ni Nicole eh, bakit nursing instead of accountancy? Bakit nga ba nursing? Actually guys, kung hindi nyo pa alam, kung hindi nyo pa napanood yung mga previous videos ko, galing po akong ABM, planning to take accountancy sana. Kaso lumihes and lumiko ako, napunta ako sa nursing. Mas gusto ko talaga ang med-related program. And I feel like, hindi ko dapat pilitin yung sarili ko kung alam kong may mas gusto ako. Paulit-ulit kong sinasabi na kapag may gusto ako, alam ko na hindi ko siya titigilan. Kapag may gusto ako, eh, gagawa ko ng para makuha yan. Kapag may gusto ako, eh, talagang pinagsisikapan ko. Kapag ganun, eh, kaya kong i-exceed ko ano yung ina-expect ko sa sarili ko. And that's why I chose nursing. Thank you. Charot! Ang bottom line, yun yung gusto. Next naman is, question galing kay Luwechotri at Luwechotri. Kailan ka po nag-start mag-vlog or gawa ng video? Hey, pa-shoutout na din po. Shoutout po sa inyo, Luwechotri. Shoutout po. Thank you po sa question nyo. And thank you pala Nicole and Nicely Kai Kai sa mga questions nyo. Ayun nga po yung tanong eh, last year po ako nag-start yung mga ng videos. Next question pa rin niya, parang follow-up question. Sino po favorite vlogger nyo? Nag-burp na ako. Dami kong red velvet ngayon, feeling ko. Kaya next target natin guys, something maalat. Kaya magsa-salted egg tayo. Magdating na 20! Tapos 30k, pwedeng combine sila. Tapos 40k, blueberry cheesecake naman. Tapos pagdating ng 50k, maalat na naman. Barbecue! Magbubakbang tayo ng barbecue. Ano pa ganyan pagkain? Basta little by little, pupunta rin tayo dyan. So, ang goal mo natin ay makarating sa salted egg mukbang after neto. Ang favorite vlogger ko po, actually, hindi na ako nahihilig manood ng YouTube. Yung kong nahihiligan kong bet ko ngayon, si Nisa Nuggets. Napaka-genuine nilang. Pero feeling ko mas bata siya kaysa sa akin. First year ata siya ngayon. Lately ko lang nakita yung channel niya guys, sobrang fan niya panoorin. Tapos sa international naman, sobrang nai-inlove ako kay Kenna Marie. Ito naman, galing kay Hackdog to. At I'm.Neil.Fernandez. Kamusta po ang college life? Nung okay pa guys, wala pang pandemic, okay po ang college life. Pero ngayon, online classes lahat, sobrang draining. Tapos talagang nilook forward ko sana itong taon namin na second year, cupping and pinning na sana namin. Ay, ang daming sana. Kaya ang sana ko na lang, ang pinakasana ko, eh matapos na. Okay, thank you, Neil. Simula nung nag-upload ako about nursing, nandiyan na siya lagi. Kaya sobrang thank you, Neil. Next question niya, sa kanya ulit galing. Any tips po para sa amin po na mag-take din po ng nursing and pa-shoutout na rin po ate? Thank you, Neil. Shoutout sa'yo. Ang mga advice ko lang for tip for upcoming nursing student, sa mga gustong mag-take ng nursing, sa nakikita ko, sa na-experience ko para sa program na to, you need patience, you need to practice good communication.
communication skills. We need na mahilig magbasa ng libro. Lahat naman ng course, kailangan paghirapan. Dito sa nursing, kailangan nyo talagang paghirapang mag-aral kasi in the near future, mahahawakan natin ay buhay ng tao. Doblehin natin kasi balang araw ay magkakaroon din tayo ng pasyente natin and yung pasyenteng yun, pinagkakatiwalaan ka nila kasi nurse ka nila. So, kailangan ting pagsikapan yung oras natin habang nag-aaral pa. Ayun, thank you Neil. Shoutout to. So next naman po, galing kay at Denise Lumage. Gaano po kahirap maging nursing student lalo na po sa sitwasyon ngayon? I'm first year BSN all for QC. Hi, schoolmate kami. Para sa akin, guys, sa personal opinion ka talaga, mahirap talaga siya. Mahirap, but nasa sa atin lang din 'yun. Paano natin papagaanin? Nasa kanya-kanyang paraan na rin 'yun kung paano tayo magco-cope up. Siguro yung mga ways ko, na-share ko naman 'yun sa kailan ba last video ko. Basta yung 12 things to do to stay motivated. Feeling ko at some point ay makakatulong sa inyo 'yun. Check niyo na lang siya. So, next naman po is galing kay at Andre_Zapico. Sabi niya, "Are you a K-pop fan ate? Pa-shoutout po." Shoutout, Andre_Zapico. Shoutout po, hindi po ako K-pop fan, pero nahihilig akong panoorin yung mga music videos ng Blackpink. But feeling ko sa dedikasyon, hindi ko makakonsider yung sarili ko as Blink. But love ko yung Blackpink. Mahilig akong manood ng mga videos nila as in, binibinge watch ko kahit yung mga live nila pinapanood. Pero wala akong mga live stick. Required ba yun? Kasi hindi talaga ako parang naging sobrang solid sa pagiging fan girl. Wala akong budget. So, hanggang nood lang ako. So, di ko alam kung i-consider nyo ba ako as K-pop fan. Welcome ba ako sa pagiging isang K-pop fan. Di ko alam. Ito, galing kay Kabalotiti. Tara, galing kay at Alberto RV. Post your top 3 YouTuber. Ito guys, nag-vlog din pala si Kabalotitv, aka RV. Parang baliktad. Alberto RV. Puro kasi A. Nabubulol na ako. Eh, nag-vlog din pala siya guys. Siya si Kabalotitv sa YouTube. Top 3 YouTuber ko. Top 3 YouTuber ko. Una-una si Kenna Marie. Pangalawa si Isla Brewer. Ray Hermar, top 3. Sana, Kenna, if you're watching this, I want to meet you in person. I really love so much. Na-full pa yung camera, guys. Nagulo ba ang hair ko? Pero alam nyo, guys, tinitipid ko rin kasi itong red velvet. Kasi alam ko, mamaya at maya, hanap-hanapin ko siya. Last question natin. Galing kay at Alberto RV or aka Kabalote TV. Crew! I may nata. Pero to be honest guys, lately hindi na ako nahilig manood ng mga YouTube videos. Kasi feeling ko wala akong time. Yung YouTube ko ay napapalitan ng Netflix. Ayun. So last question from Kabalot TV. Ilalink ko na lang rin pala guys sa description box yung link ng channel ni Kabalot TV. Thank you so much po sa pagtatanong, Mr. Kabalot. What would you choose? Pero wala siyang ganun. Sabi niya lang, nursing or vlogging? Isa lang naman talaga yung sagot ko dyan guys. And that is nursing. Kung papapiliin ako kung ano yung gusto kong i-pursue, uunahin kong sagutin yung nursing. Kasi apat na taon lang naman ako mag-aaral. I hope na apat lang, di ba? Lima para sa board exam. And I know, marami pa rin yung pag-aaral if ever. Pero iba pa rin yun kung may diploma ako. Kasi alam ko naman na yun din yung magiging fulfillment para sa magulang ko. Oh my God, lubat na ako! So kung papapiliin ako ngayon, nursing or vlogging, talagang nursing. Pero kaya nga sabi ko sa inyo, as long as gusto ko yung ginagawa ko, wala akong i-give up sa kanila. Hi guys! Ngayon pa lang ako mag-outro guys kasi na-full yung camera ko. And as you can see, naka parang PE uniform ako. Ito yung uniform ko nung junior high. And may ginawa lang akong TikTok kasi ngayon, kasama po ako sa The Kabalikat Initiative. And ngayon, may donation drive kami para sa mga non-teaching staff ng school namin na yun. If you want na mag-donate, makatulong din sa mga ates at kuyas namin, yung mga non-teaching staff nga po. Ilalagay ko na lang yung GCash ng The Kabalikat Initiative sa description box. Thank you so much for watching this video and sobrang masaya ako na may naganap na ganito, hindi dahil sa food, but because 10K na tayo. Ayun guys, sobrang happy ko na na-reach natin to. Celebration lang to ng small victory natin. Yung mechanics pala sa giveaway natin guys, i-giveaway ko pala tong ring light na ginagamit ko ngayon. Actually, medyo may defect siya sa stand niya. Kasi bala ko sana ibibenta ko na siya. So, naisip ko bakit hindi ko na lang ipag-giveaway. Kaya sa ibenta ko, ibigay ko na lang sa iba. Yung mechanics natin, nasa description box na lang. So, chat niyo na lang yun guys. Kaya, announce ko na lang rin na isa sa mga videos ko, future videos ko, yung winner for the giveaway. So, stay tuned. So, yun guys. So, if you reach until this end of the video, then comment. Happy 10K! Please don't forget to subscribe, like this video, and comment down below. I'll see you guys next Saturday, 7 p.m. Positive heart always sees everything. Peace!